2 toothbrush na ako doon. Kasi galing nga ako sa anniversary, kumain, nakisigarilyo pa ako, gano'n. Sabi yun na. Tapos may naano ako dito, parang gano'n. Yung alam mo naman yung surprise na, no? Dito sa likod. May tumatalsik eh. Ano po, sila na. May nakita akong, may hawak, bunot din ako. Yun na. Nag-umpisa na yung history. Okay, so may putukan pa pala ng baril. So, mayroon. Sila may baril. Mayroon. Ang tama ni DJ is dito sa baha. Left. Dito, left. Left, okay. Ito. Okay, so, unang tama ng chef dahil left. Saan yung pangalawa dito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na tama. Eh kung itong dalawa napunta dito, bulag na ako. So, yung kahit isa. So, at least, malalaman ngayon from your mouth. Na gano'n ang nangyari. Ito yung, ano ito, sa binti ko. I-close up natin na. Unahin ko muna dito. Subscribe Kuya Isko Official. Hello po mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Ayan, welcome po muli dito sa ating channel, Kuya Isko Official. Ayan, at may bago po muli tayo ngayong upload video. Ito yung napakagandang video ito, no? At ito na yung mga katanungan noon sa issue ni General Bantag, no? At ito rin na at least na isagot niya na dito sa pamamagitan ng interview ni General Macanas. Isa-isa po niyang sinagot yung mga issue niya mula doon sa Biocor hanggang sa lahat ng issue niya hanggang ngayon. So yan po, panoorin po natin ang buo kasi medyo mahaba po itong video na ito. Kaya i-exean ko lang yung vlog ko at syempre po para tuloy-tuloy po yung video at hindi natin ika-cut. Kasi pag i-cut po natin, mapuputol po yung story, no? Yung salaysay. So mas maganda yung buo para buo po nating malaman, buo po nating marinig yung kanyang mga sinasabi dito ni General Bantag. Ganun po nga po mga kaibigan, dito natin makikilala si General Bantag o si Yosic Bantag. Kung paano nga ba siya naging isang BGMP or hanggang naging Biocor chief siya nitong mga nakaraang taon. So ito, pakinggan natin at panoorin natin ang video. Pero ganun pa man po, bago tayo magpatuloy sa ating video, ay magbasa po muna tayo dito ng mga comment sa ating comment section, no? Sa katulad ng ginagawa natin palagi sa ating mga video. So ang comment nito ay doon ito sa ating huling upload, no? At ito ay galing kay Ernesto Gonzalez. At ito yung mixing comment lamang po. Ang sabi niya dito, "We strongly support DJ Bantag, watching from Paris, France." Ayan, shoutout po sa mga taga Paris, France dyan. At shoutout po sa iyo, Ernesto Gonzalez. Ayan po, salamat po sa inyong pagpapanood sa ating video. At sunod naman po nating babasahin ay galing naman kay G. Franco Vlog, na kung saan ito'y napakasipag na ating viewers at ating kasamahan sa team Malasakit. At nandyan lagi nagko-comment na magagandang sinasabi at magandang comment. So ang sabi naman niya dito ay talagang kung walang kasalanan ay ipaglaban lang, suportahan natin General Bantag. Kadalasan maraming napaparusahan ang taong walang kasalanan. Kaya ngayon may kakayanang lumaban ay dapat lumaban. Yan, tama po yun. Ganun po talaga. Kasi nga po, pag hindi ka lumaban, walang mangyayari at nangingibabaw ang kasamaan. So ayun mga kaibigan, mga kababayan, mag-comment lang kayo sa comment section para mabasa natin next upload video. At ito, ipagpatuloy na natin yung video na ito at pakinggan natin. Pasensya na kayo, medyo mahaba muli ito dahil napakagandang story po ito. At ito na yung mga haka-haka ng mga tao ng ating mga kababayan o na-issue nga siya dito sa Biocor. At ito, sinagot niya na ng diretso mismo sa interview ni General Macanas. Ito na yung video. Pag-graduate sa PNP, ano yung pupuntan? Police, BGMP, and fire. Tama? Oh, bakit ka napunta ng BGMP? Bakit ko ito, Tol? Okay. Thank you, Tol. Kaya ako napunta naman ng BGMP kasi talagang pinili ko ang BGMP. Why? Kasi itong ang PNP noon, dadaan ka pa ng Special Action Force, dadaan ka pa ng Regional Mobile Force na ang function noon ay tinitignan ko para silang mga sundalo. Yes. Igaling naman na ako sa sundalo. Sa Marines, oh. So sabi ko, dito muna ako sa BGMP. Kasi madali ito lumipat-lipat noon. Okay. Kahit pa nasa BGMP ka noon, kung gusto mo punta ng PNP, gusto mo punta ng fire, madali noon. Ngayon, mahirap ngayon na? Mahirap na. Okay. So, ganun nangyari. So, parang iniwasan mo yung hirap sa mga... Hindi naman hirap kasi... Kaya naman sa kaya. Kaso kaya lang napagdanan mo na. No, kaya nga ako magpupulis para talagang pulis ka talaga. Oh. Hindi sundalo tol eh. Kaya, so, nakita ko, sundalo. Yes. Yung SAP, sundalo eh. Oh. Mm. I-explain ko lang ha. Sa mga bagong graduate sa PNPA, required sila mag-undergo ng mga military trainings.
May mga tawag na kurso yan, kahit yung mga ordinary policeman. May mga komando. Oh, may mga komando para ma-prepare sila, hindi lang police function, kundi yung military function. Mm-hmm. Ganon. So gusto mo, real policeman, kaya oh, kasi galing na akong ano yung tuloy. Yung Marines. Oh. Okay, so konting kwento yung trabaho mo as a jailer. Bago napunta doon sa Paranaque. Siguro to lang naging ano ko doon. Ako yung ano yung hindi kayang gawin nitong mga non-officer at mga officer na rin. Ako ang pinangbabala nila eh. Mm, example, halimbawa may yung warden, may VIP kasi, may hindi maiwasang may VIP sa mga preso. May congressman. Hindi na ako magbanggit ng pangalan noon. So congressman may pera, mayaman pa. Ako wala kasi sa akin yun eh. Lalo na siyempre kalalabas ko, hindi parang sundin ko yung warden ko, parang ganun. Hindi nila ma-search, ako nag-search, sisirain ko yung doorknob, ganun. Doon sa jail na yun? Jail ng oh. Congressman? Oo. Oh. Yung parang special niya tiran. Meron na palang ganyan? May ganun noon. Kasi nga, bago pa lang din ang turnover ng di ba? Kailan lang naman kasi ang naging PNP yan, from PCINP pa yan eh, naging PNP. Na anong year lang yan na turnover? 91 or 92. Parang ganun. So, press pa rin yan na yung mga old practices noon ay unti-unting tinatanggal. Okay. So, nagiging kontra ko yung warden ko dahil nga ako yung parang ayaw mo naging stricto, ganun. Ayaw mo yung ganong special treatment? Parang ganun kasi... Mag-aaway na kami ng warden ko. Mayroon namang binibigyan talagang allowance kasi. Ako rin na binibigyan din eh. Ng congressman? Kaming lahat. Lahat. Oh. Na hindi lang yung congressman. Yung nakakulong. Mm. Na VIP. VIP. Eh di, kung ilan kayo, di bibigyan niya. Aaway kami dahil stricto pa rin ako. Hindi naman ako humingi ng allowance eh. Binibigyan niyo ako tapos sasabihin niyo hindi ko iwi gawin yung dapat kong gawin, di ba? Oh. So, away kami nung warden na sabihin na lang nung ano na warden na ano nag-usap na kami ni Tinyente para lang hindi kami mag-away. Parang ganoon. Anong ranggo mo nung pumasok ka sa inspector? Jail inspector. Mm, jail inspector. Tapos ang warden, anong rango noon, ng warden? Yung warden ko noon siguro major siya noon. Major. Superintendent na ba yun? Hindi, major. Mga rango mo na sa jail? Yung ano kasi, inspector, senior inspector, chief inspector. Okay, yun ang major? Yun ang major. Oh. Ito naman, lieutenant, Captain, Major yung warden. So ang warden is ano? Mm. Ikaw is inspector. Mm. Ngayon ba, nabago na rin ba ang ranggo ng... Hindi, yun pa rin eh. So ang PNP lang nabago? Yun lang. Okay. So, okay, punta na tayo sa... ito na yung nabasa ko. Yung kwento mo na humawak ka ng limang city jails sa Metro Manila. Hindi lang lima. Hindi, lima ba? Yung nabasa ko, lima eh. Nabotas. Okay, Paranaque, yung pinakanaw. Paranaque, Manila, Nabotas, ano pa yung dalawa? Malabon. Valenzuela. Yun. Ang pinaka-controversial, itong Paranaque. Pwede bang? Ito na. Una kong narinig, dito ka unang nakilala to, nung pumutok yung balita na may nangyaring sabog ng granada sa ano na parang hindi ka panipaniwala. Kaya lang ako bilang military, nasubukan namin yung mga tao ko, tinapunan ng granada ng NPA, kaya lang yung sundalo na kaya niya ibalik yung granada sa NPA. So pakikwento, similar kayo ng ano? Pero hindi ganun mismo ton. Hindi ako tinapunan. O paano? At hindi ko rin napulot at binalik. Paano ka nakaligtas? Yung ano nun... kakausapin nga daw ako, kagagaling namin sa BJMP NCR anniversary yun. Okay. Sa Krami naganap yun. So pagbalik ko from celebration ng BJMP NCR anniversary, sabi nila, iniintay daw nila ako mag-audience. Sabi ko, mag-audience yung 10 Chinese nationals. Hindi lahat Chinese. Oh, dalawa lang ang Chinese doon. Pero karamihan doon,
involved sa drugs at mga public enemies. Okay, okay. Public enemy na yung mga... So, hinihintay ka for an audience. Oh. Sa loob ba ng opisina mo? Wala pa sila. Wala pa sila. Ah, wala pa, okay. Nandun ako, sabi ko. Dahil nga pagod ako, galing akong anniversary. Oo. Galing pang krami, nabiyay, pagdating ko doon, ganun sinasabi. Di sabi ko, sige, abang ano, di pa pinapunta na nila sa akin. Taglit, sabi ko, dyan muna kahit magkatutbrush ako, sabi ko. Kasi nandun lang yung opisina, dito naman yung, dito ako natutulog eh. May lababo, may CR, nagtututbrush na ako doon. Kasi galing nga ako sa anniversary, kumain, nakisigarilyo pa ako, ganun. Sabi yun na. Tapos may naano ako dito, parang ganun. Yung alam mo naman yung suppress na, no? Oo. Dito sa likod. May nag may tumatalsik eh. Yung dinadaanan ng bala siguro. Hindi ko alam kung kaho yun o simento siguro. Pag ano po, sila na. May nakita akong, may hawak. Hindi ko alam kung ano. Siyempre, instinct mo eh. Tapos may umaan, alam mo na yun eh. Bunot din ako. Yun na. Nag-umpisa na yung history. Okay, so may putukan pa pala ng baril. So, mayroon. Sila may baril. Mayroon. Okay, so ito lang ha, ngayon ko lang naintindihan. Kasi yung kwento sa mainstream media, medyo malabo. Paano nangyari? Mayroon. Nasugatan ka, di ba? Ano yun? Ang nung pumutok ang granada, may tama ako dito. Dito, isa, dalawa, tatlo, maliliit. Na nakaya ko pang ginanon lang. Ginunot? Oo, kasi mga ano lang maliliit. So, yung granada galing sa labas papunta sa... Sa akin. Sa, dito ang pinakamalalim kasi 6 inches deep. Okay, so, ang tama ni DJ is dito sa paa. Left. Dito, left. Left, okay. Ito. Okay, so, unang tama ng chef dahil left. Saan yung pangalawa? Dito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na tama. Eh kung itong dalawa napunta dito, bulag na ako kung kahit isa. So at least, malalaman ngayon from your mouth na gano'n ang nangyari sa ating DJ. Ewan ko wala nang piklat na nung. Wala kasi. Wala. Pero dito, binunod ko lang. Kaya yung sa YouTube doon, kita yung ano ko, bumukol na dito ko. At hindi na. Ano ba yan? Ano, kay sa BG, may mga award ba ng ganyan? Meron. Kasi sa AAP, may wounded medal. Ang pinakamahirap na medalya na kunin sa armed forces, yung wounded medal. Bago ka mamedalyan, magpatama ka muna. So ako, wala akong wounded medal sa awan ng Diyos. So, talo mo ako dahil wala apat-apat yung tama mo eh. Hindi ako na ano ng wounded military, ano yun eh, wounded military merit with medal, di ba? Parang, basta ganun eh. Pero ang award ko... Anong award mo? From the top, number one yung Gold Cross eh, di ba? Tapos, iba pa yung congressional. Pero ang naano ko, ito gold, isa, pangatlo yung binigay sa akin. Ang sabi ng BJMP, bigay namin yung pangatlo sa'yo, parang pangatlo nga oh, para pag ano, pagpunta ng DILJ, i-elevate daw nila. O, baka gusto rin ng presidente, ibigay sa'yo, kay Digong, si President Digong, baka ibigay dito. So nag-ano daw sila ng ano, pero sabi ko, dami namang medal na. Pag ganun-ganun. Kaya sabi ko, binubula akong mga to. Ah. Basta at least, ang gusto natin liwanagin is, ano, tunay yung pangyayari na mahirap, mahirap lusutan yung ganun to. Yung kasi close encounter na eh. Mahirap at destiny siguro, nakaligtas ka for a bigger purpose. Yun ang, kaya ko tinanong na... Sabi ni, hindi naman kabayan yun, si Noli Di Castro na lang. Sabi niya, bakit namatay yung sampo si Bantse yung warden ng buhay? Ganit pa siya eh. Yun nga yung mga lumabas na haka-haka. Kailang, ito na, para malalaman yung mga kababayan na yung pinagdaanan ni DJ Bantaga sa jailer, mahirap. Doon bumilib si Tatay Digong sa'yo. Ewan ko ton. Kasi nung binabasa ko yung kwento ng buhay mo, yung vlog ko. Oo. Sabi ni Digong is, naghanap ako ng santo na ilalagay sa bukor, wala mang santo. Naglagay na ako ng military, wala rin nangyari. Subukan natin itong bantag na eksperyensado sa... Mixture pala to, military at BJMP. Yung ano ko, di ba?
Warin sa ka-BGMP. Hindi, kasi sabi niya, maglagay ka military, hindi naman parang ano. Oh, basta naglagay na siya ng military, hindi, walang nangyari. Kaya susubukan daw niya si Bantag na jailer na may pinagdaanan. May experience sa BGMP, sabi niya. Baka sakaling may mangyari. So, tinanong siya ng media, paano may kaso? Wala, hindi pa nawala man ang conviction, kaso lang yun. So, doon ako bumilib. Ito yung sugat mo. Okay, pwede bang i-close up natin sa camera? Sige, tol. Okay, ito yung, ano ito, sa back? I-close up natin na, unahin ko muna dito, makita mo na. Ito yung sugat ni DJ sa, kuha? Sa binte nung sa Paranaque grenade throwing incident. Saka? Alam mong nakakatuwa dyan, Tol. Claro! Yung nagpupira sa aking doktor. O, paano? Sige, sige. Dito muna. Yung doktor. Ang nakakatuwa nung nasa ospital na ako, yung nagpupira sa aking doktor, Ilocano rin, Tol. Taga Isabela. Yung pamangkin nitong doktor na to, biktima ng drugs, illegal drugs. Okay. Nasira ang buhay ng pamangkin niya. Kasi siya yata nagpapaaral eh. Walang nangyari. Galit na galit yung doktor na yun. Kaya ang ginagawa sa, daw sa niya. Sa mga drug lords, sa mga involved sa drugs. Oh. So ang ginagawa niya monthly, binibigyan mga yung presinto doon. Kaya pang kapi-kapi nila ganun para basta support daw siya sa drug, war on drugs. War on drugs. Tapos sabi niya sa akin, ano ang sabi niya, bilisan mong bilisan mong gumaling, gano'n. Ubusin mo sila. Parang digong pala yung doktor na yun. Kaya nga, bilib ako dun sa doktor na yun. Nabuhayan ako ng ano dun. Yung gano'n. Okay, so. Ano siya? Lesson, yung encouraging words. So, nasa low state ka noon. Natamakan, muntik kang namatay. Oo. Hindi na ako makalakad noon. Malalim yung tama mo. Kala ko, pwede ka pang, di ba yung mga bida sa pelikula, kahit ilang tama, nakakalakad. Punta sa akin, hindi na ako makalakad. Gumagano na ako eh. Malalim, no? At salamat itong pagkakataon, Tol, na binigyan na interview. At least, ako, personally, naliwanagan. Kasi question, ang alam ko lang, itinapon yung granada sa'yo, tapos ibinalik mo rin. Talagang pumutok. Naka-cover ka na lang. Tapos, tumalsik pa nga ako. Nung tumalsik akong ganyan, nag-enjoy nga ako dun eh. Kasi bakit ako hindi mag-enjoy? Edi, itong ganito, ito ulo, di ba? Ito yung paa mo to. Katawan mo, upper body. Nung pumutok, ganun ako, talsik ako. Ay, sa langas na rin pa. Kung ganun. Sad ako doon, hilo ako. Hindi naman pwedeng mahilo. Sabi ko, ilang segundo siguro. Yung determination mo na mabuhay. Na, kasi tutulog muna eh. Oo. Kasi nga, hilong-hilo ka na. Dahil sa impact. So, pung, ganun. Tapos may mga tumama sa akin. Tapos pag ano ko doon, pampak na ako doon eh. Isip ka eh, parang wala, yung nangyayari, malilimutan mo eh. Kasi biglaan ko, parang wala na. Saka para kang nagkakaroon ng mali uli na. Yung presence of mind mo na. Life and death ka na. Kailangan kong gumising. Ganun. Oo. So, yung inmates na sampo ba yun is talaga nagkaputukan? Oo, laglag na rin. Eh kasi pumutok na eh. Ako nga laglag din eh. Kaya yung mga partition, warak-warak din. Sabog so, eh. So sila nag-gumanom din sila? Oo, nandun sila, kalat-kalat. Anyway, yun po ang kwento ng Bantag the Jailer. Pwede ba ikwento mo rin yung Manila? Manila, Yung ano ba yung nangyari doon sa Manila? Okay. Yung nagparing. Yung riot? Oh, kasi itong mga BCJ, Batang CTJ, mga spoiled yun. Dahil dati, nung hindi pa ako ang warden, may incident doon na hinostage nila yung mga OJT ng BJMP. Okay. Na kinailangan pa ng negotiation para i-release nila.
yung mga BJMP ganun. Parang sila na ang mas astig. Nasusunod. Silang nasusunod yung BCG. Hmm. Batang City Jail. Inaano nila, binabarikid yung sarili, linalak nilang ganyan. Sabi nila, wag daw ka akong kikilos noon, yung panahon na noon. Nga nasa taas namin, hindi ko rin sasabihin kung sino na rin. Kasi yung mas mataas sa akin sabi, wag kang gumalaw, negotiation yan. Ang sabi ko, I do not negotiate with terrorists. Ganun ako eh. So, paang sinira uli namin yun? Yung BCG? Oo. Yung sinarang ganun, binaril ko paag, binuksan, pakasok. Kasi, lumalaking ulo nila eh. Oh. Tignan mo, nag-hostage. Tapos, hindi ba yung kalukuhan eh. Tapos, mag-negotiate daw ako. Sabi ko, yes sir, pero ginawa ko yung gusto kong gawin. Kasi hindi pwede. Hindi pwedeng manuton. Kaya nangyari yun. Anyway, yun yung alam kong pinaka-controversial mong stint as a jailer, yung Paranaque and Manila City Jail. Tama? Bato lang naman ang umano sa Manila eh, sabi ko. Kasi umuulan ng bato eh. Ako ang unang sumusugod. Puro bato, pag baril nga, hindi katatama, yung bato pa kaya. Di sige, tirahin nyo ako. Diba? Ang galing mo naman, binato mo, tumama ka agad. Eh yung baril nga, minsan hindi pa tatama eh, diba? Sabi ko, kung sharpshooter ka sa bato, di tirahin mo ako. Eh, tuloy-tuloy lang ako. Yeah, may sumusunod na rin sa'yo. Sumusunod na rin yung mga tao ko. Yan, ang kagandahan, leadership. Pag ang leader siya, warden, nauna, susunod at susunod ang mga tao. Nangyari yan sa una kong inkwentro to. Napabakbak kami. Isang platoon lang kami. 300 na NPA yung napabakbak namin dahil anniversary ng NPA. Na-stag up na kami. Wala nang gagalaw. Pinuputokan kami ng NPA. Nasa taas sila. At disadvantages kami. Alam ko, mamamatay na kami pag hindi ako gumalaw. Sabi ko, ayaw niyong gumalaw. Dahil advance, advance. Walang gumalaw. Sabi ko, ayaw ba? Alam, mamamatay ako doon. Ako na, parang Fernando po. Lusob talaga. Nung kailangan nila, ikaw talaga eh, no? Oo, kailangan gumalaw. Nung lumulusob na ako, naku, gumagalaw na rin sila. Hanggang naabog namin yung more than 300. Yan ang sinasabi kasi, Tol, na ano eh, pag inutusan mo lang, hindi ka nag-lead. Sabi, ikaw muna, sa isa. Loko-loko ko pala, hindi mauna ka. Ako talagang nauna. Parang siguro yung una kong galaw na ano, mga 5 meters na nakasubsob eh. Na may nung makadecide na ako kaysa yung mamamatay ako. Pin down. Mamamatay na lang ako nalulusob. Sabi ayaw, sige ako! Drop! Drop! Mamaya, sumusunod na rin sila. Tapos may mga malalakas kaming armas, may mga mortar. May na sumuport na. Wow, may 90 RR. Ah, dala nyo, Tol? Yes, kompleto yung dala ko. Colonel Noble yung aking battalion commander, Ilocano, Tagaluna. Noble. Ang lalakas ng armas namin. Yun, naabok namin yung 300 na rin. Di kayo nabuhay. Tignan mo, 300 eh. Yeah. Sila pang ano, no? Oh. Anyway, ito po ang ating digibantag, digeler. Punta na tayo sa yung love life. Walang love life. Alam ko, naging controversial ka na sa nangyari. Binabanatan ka na ng media noon, correct? No, Tol. Kasi kaya, mamaya, i-relate ko na sa Percy Lapid case. Ang aking analysis, sanay ka na sa batiko sa media. Sige. Anong mga batikos o interview sa media na natanggap mo out of Paranaque and Manila Riot? Ano, Tol? Si, sabi nila, kabayan. Kabayan ba yun? Si Noli Dicastro? Oh, so, binabatikos ka na? Sabi nga niya. But, nasugatan, ano daw? Bakit patay lahat yung sampo? Ba't buhay ako? Ganun. At saka marami, saka... Di naman ano, sanayan lang kasi yan. Ayun nga. Yung pinagdaanan mong ganun, wala na, manhid ka na sa atake sa media. Kasi mayroon tayong lumabas nga, Kaloocan, sabi nila, pinagbabarili ko yung teenager. Hindi totoo yun.
ikawan na naman. Sige, ikaw muna. Yung batik ko sa media. Kasi yung batik ko sa media, yung nga. I-relate natin sa Percy Lapid mamaya. Warden ako ng Malabon noon. Pero yung nangyari sa Caloocan, hindi ako warden. Totoong binaril ko yung ano noon. Dahil sabi ko, kasi may tumakas noon doon sa perimeter tol. Mataas yung pader eh. May ilaw doon. Yung binaril nung personnel, hindi tinamaan daw yung tumatakas. Dahil laki ng yung tao eh, diba? Yun ang laki-laking tao, gano'n. Sabi ko, kung hindi ko tatama tong ilaw, hindi talagang hindi ka tatama siguro. Sinubukan ko lang, pagal ko, tinamaan ko naman yung ilaw. Hindi, lakad na uli kami. Kasi malapit ako yung uwian ko sa jail eh. Lakad kami. Nakita yon nung mga striker ng pulis. Okay, na, so, ang gusto nating linawin na nasa DG Bantag, sa stint niya as a jailer, maraming pinagdaan ng batikos. Pangyari, binabatikos yan ng media. Yun ang alam ko, Tol. Oo, Tol. Malabon din. May ganyan. Hindi binabatikos rin totoong. Although, totoong nakapagbaril ako, kasi mayroon kami magulong kasama. Nangungursunada ba? Eh, yung taong yun kasi, may capability ng pumatay. Ikinukursunada niya yung tao ko. Tol din ang usapan namin. Kasi, kaibigan ko rin naman yun. Nung nalasing, sabi niya, Tol, ano ko yan? Ang tao ko, okay mo yan. Di, okay na naman. Siyempre, inuman kasi, Tol eh. Di, hanggang nabisit na ako sa kanya, Tol, mga tao ko, tignan mo, po. Pinakita ko lang na hindi walang resistance. Nakalimutan ko na sa restaurant pala kami. Ayun. Yan yung mga nababasa namin sa dyaryo. Pero, ano kasi, dagdag bawas sila. Oo. Alam mo, basta mainstream media. Pero yon hindi dahil hindi ko gustong magbayad ng bill. Kalokohan yun. Yun ang dahilan kaya ako pumutok na. Doon sa nangungursunadang papatayin daw yung tao ko. Tama. Hindi inunahan ko. Alam mo naman ito pag lalaki, di ba? At tahimik siya. Wala, natapos kasi. Kami nalimutan ko. Kaya nagkagulo doon. Anyway, punta na tayo doon sa nung i-appoint ka na ni Tatay Digo. Paano ka I believe anong naging connection mo kay Dad? Nabigla ka ba nung bigla ka na lang i-appoint? Paano? Hindi ko pwedeng i-detalye kasi ito yung ibang ano, pasensya na. Oh, sige. Yung pwede mo lang. Basta in-appoint akong ganyan. Mayroon din namang nag-recommend sa akin doon. Bahala siya kung tanggapin niya ako, aprubahan niya yung pag-indoor sa akin. In-appoint naman niya ako. Ganun. So anong, tama ba yung nabasa ko na no? Nasa Mimarupa ka ba nun? Regional Director? Regional Director ako nun. Mimarupa, saan ang base mo? Calapan? Ang headquarters ng Mimarupa BGMP is Batangas. Ah, Batangas pa. Batangas City, Tol. Batangas City. So that was 2019. So from there, anong rango mo na noon? Lieutenant Colonel? Colonel na. Complex. Full Colonel. Okay, that was 2019. And then anong pizza ka na-appoint as September. Chief? September so long. 2019. Okay. Ito na. The jailer becomes the Jukor Chief. So ito na, ang part 4 natin is DG Bantag, the Jukor King, anong tawag doon? Chief. Jukor Chief. I-connect ko sa pipdam ni Presidente yung sinasabi niya pipdam. Baka iba na naman maging reaction ko dyan. Umiiwas ako, baka mabaasan ko. Ako rin to. So yun mga kababayan, narinig na natin, napanood natin yung video, no? At malinaw naman na mismong galing na ito mismo kay General Bantag, no? Or Yosik Bantag. Yung mga katanungan ng lahat ng ating kababayan na kumbaga nag-iisip pa rin kay General Bantag. At nakikita naman natin mga kababayan, kung kayo po ay marunong tumingin sa isang tao, ay nakikita nyo naman yung interview ni General Macanas kay General Bantag. Wala pong script yan. Dire-diretsong tanong na kumbaga parang nag-uusap lang sila sa isang inuman.
or nag-uusap lang na bilang isang magkaibigan. So kakaiba po yan. Iba po yan kaysa yung may script na alam mong mayroong media na mag-i-interview sa'yo. So ito kasi hindi naman niya inaasahan niya na interviewin siya tungkol dyan. Kundi kumbaga parang kwentuhang kaibigan lang. Kanya nga lang, ang kaibahan lang ng kwentuhan na yan ay nakatutok yung video. Kaya recorded yung lahat ng sasabihin nila. So kung hindi ka marunong dyan, ay pwede kang madulas. Or pwede kang makitaan ng isang dahilan na talagang meron kang ginawang kalukuhan. So sa kanya nakikita naman natin, super simple siya, super magaling siya, maayos siya, at nakita natin yung mga pinanggalingan niya kung bakit siya naging BGMP at ano yung mga ginawa niya, di ba? So hindi rin po ganun kadali. So sa para sa akin, nakita ko sa mga kwento niya na yon ay isa na nga siya sa subok na magiging isang pinuno at karapat-dapat na magiging isang pinuno. Unlike sa iba, katulad nga ng ating mga sekretary diyan, awang ko kung ano yung kanilang mga pinanggalingan sa buhay, no? Kasi iba kasi yung nanggaling ka sa katulad nga nito. Katulad natin na nanggagaling sa mahirap, sanay tayo sa kung anumang hirap na pinagdaanan. Kaysa yung lumaki ka sa yaman, lumaki ka sa magandang buhay, na kumbaga ang alam mo, yun lang talaga ang alam mo. So yun mga kaibigan, no? At sana po meron tayong natutunan dito, at sana po meron po tayong nakuha ng idea dito kay General Bantag sa mga diskarte kung paano niya ba nagawa yung mga ginagawa niya nung araw. Bagkos may mga interview nga dito sa mga issue, no? At nasagot niya naman, at malinaw na malinaw, katulad nga nung pagsabog ng Granada at yung issue sa Maynila. Malinaw, ngayon ko lang ito nalinawan at ngayon ko lang nalaman dahil napapanood natin ito at napapakinggan sa ibang vlog or sa ibang balita. Yun ay putol-putol, at kang sabi nga ni General Bantag at General Macanas na pag-stream media ay medyo may dagdag bawas na. Kaya iba talaga yung vlogs katulad nga nito. Actual po yan, at mula sa puso at isip yung mga sinasabi dito na isinishare sa ating mga kababayan. Sa madaling salita po, ito ay katotohanan. So yun po mga kaibigan, no, support po natin si General Macanas TV Steady Channel. Puntahan po natin yung channel niya para maging 200k subscriber na siya. At syempre po, paki-like po ng ating mga video at share. Then syempre, i-hit yung notification bell all para update po kayo sa mga next upload. At huwag nang kalimutan mag-comment sa comment section para basahin natin sa next upload. At syempre, mag-subscribe po tayo. Wala pong bayad ang subscribe dito. Dutin nyo lang yung subscribe at mag-share ng mga video natin sa inyong YouTube community at Facebook account. So ayan, shoutout po kay Daniel Reyes at kay Cara Cedeno Reyes. Ayan, shoutout po sa inyo. At kay Richard Vergara, shoutout po sa inyo. At syempre kay Ray Vergara, ayan, shoutout po sa inyo boss. Ayan, shoutout po sa lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. At hanggang dito lang po yung ating video. Like and share po mga kaibigan. At hanggang dito lang, bye bye po, mabuhay.